Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa sa Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na pagdiriwang, ang ating Eukaristiya paggunita kay San Vicente de Paul, isang banal na pari. At sinabi niya na ang paglilingkod sa mga dukha ay paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at sa paghubog sa kaparian. Ipagkalo mong kaming pinag-alab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang poot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lunsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae, lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahayag,
kapag siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang siyon, ika'y mahayag poon, doon Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy nahahayag kapag siyon ay natatag. Ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahayag, sa siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa atin. Ang pinaka-aba sa inyong lahat ang siyang pinaka-dakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Ginugunita natin ngayon si San Vicente de Paul. Kaninang umaga, pumunta ako dito sa may San Marcelino sapagkat nandiyan ang parokya ni San Vicente de Paul. Taon-taon ko po itong ginagawa sapagkat humihingi po ako ng tulong kay San Vicente
lalong-lalo na nalalapit ng ating Translasyon 20. Si San Vicente de Paul, sapagkat ako po ay naging tagahubog sa seminaryo, sabi niya, dalawang pinakadakilang apostolado. Una, paghuhubog ng mga magiging pari. Kasi ang pagsasanay, pag-edukasyon, paghuhubog sa mga seminarista para maging mabuting pari, sapagkat sila'y magiging representante ni Kristo sa mga parokya, mga komunidad. Yan ang isa sa mga pinakadakilang apostolado. At pangalawa, ang pagtulong sa mga dukha, sa mga mahihirap, sa mga maralita. Sapagkat sa pagtulong mo sa pinakaaba, sa pagtulong mo sa mga pinakakawawa, mga hindi binibigyan ng kahalagan ng sekular na mundo, pinaglilingkuran mo ang Panginoon Diyos. Una, paghuhubog ng mga magiging pari. At pangalawa, paglilingkod sa mga dukha, yung mga walang boses, ang mga maliliit sa lipunan. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, eh kasi yung mga alagad nagtatalo-talo, sino ba pinaka magaling sa kanila? Sino pinakadakila sa kanila? Eh syempre, parang competition, di ba? Sabi ni Jesus, iba ang pananaw ni Jesus. Kinuha niya ang isang bata halika, kinalom niya. Ang sabi niya, sino man ang tumanggap sa akin, katulad, sino man ang tumanggap sa batang ito dahil siya'y umaasa, dahil siya'y vulnerable, dahil hindi niya mapagtanggol ang kanyang sarili, ako ang tinatanggap. At di lang tinatanggap ako, pati yung nagsugo sa akin ang Diyos Ama. Tuwing tinutulungan ang mga walang boses sa lipunan, mga madaling, ika nga, umaasa, walang sariling kakayahan o kapangyarihan, madaling maakwan, mahatak, maasa kasi. Sino magtanggol? Sino mag-alaga? Sino mag-aruga? Sino kumalinga? Ako ang pinaglilingkuran. Ako ang kinakalinga at ang Diyos. Kaya nga, ito nga si San Vicente de Paul. Iba ang pagtingin niya. Siyempre tayo, gusto na natin yung popular, yung may kayamanan, yung may koneksyong politikal, kung sino mga matataas sa lipunan. Ayan, ang kadalasang pinag-iikutan ng ating sekular na mundo. Yan ang pan sinasabi. Bago yan, dumako muna tayo sa unang pagbasa natin, Propeta Zacarias. Hindi nawawala ng pag-asa sa atin ang Panginoon. Sinabi niya, kasi ang ating mga pag-aaral sa unang pagbasa, kasi nakabalik na sila sa Israel mula sa maraming dekadang itinapon sila sa Babylonia. Ngayon, magsimula tayo. Bumalik na sa Israel, sa kanilang bayan. Tatayo na natin ang mga bahay natin. Dati, gibagi bayan, ngayon tayo natin. Itayo natin ang templo ng Diyos. Kaya itong bagong Jerusalem, mga may edad at ang mga bata, magsimula uli tayo. Sariwain natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Panibaguhin natin ang ating kaugnayan sa Kanya. Magsimula tayo at may bago tayong komunidad ng pananampalataya. Yan ang diwa ng paghuhubog ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi yung balik ako sa Ebanghelyo ni San Lucas. Isang komunidad ng pananampalataya. May sinabi si Juan. Sabi ni Juan, meron ditong nagpapalayas ng demonyo. Ginagamit ang inyong pangalan.
Nasa likod ko po yung larawan ng ngalan ni Jesus. I-H-S. Ano yung mga letra niyan sa Latin? Ay tinagalog ko na lang. Iligtas, Jesus, sangkatauhan. Sa Latin, Jesus, hominum, salvator. Iligtas, Jesus, sangkatauhan. Makapangyarihan ang pangalan niya. Ay, sabi ni Juan, hindi natin kasamahan yan. Walang otorisasyon. Hindi naman naordinahan yan. Wala naman siyang formal na pagtatalaga mula sa atin. Kasi minsan ang simbahan natin, kailangan din yung mga may kaayusan, may designasyon para opisyal. Pero sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay kapanig natin, kakampi natin, kasama natin. Kaya haya mo, ito nga yung tao, masiglang basigla siya. Ba, sabi niya, gagamitin niya yung ngalan ni Jesus para magpalayas. Nakalayas nga. Ba? Iba talagang kapangyarihan. Sabi, huwag niyong pipigilan, huwag niyong pagbawalan. Kaya ito yung aral para sa mga tao. Ha? Ito kasi, hinuhubog ni Jesus para maging leader sila ng Kristiyanong komunidad. Diba? Maging leader ka, ito bawal, ito pwede. Tinuturuan ni Jesus. Kaya mabalik ako kay San Vicente de Paul, yung paghuhubog ng mga magiging leader sa Kristiyanong komunidad. Kailangan magaling sila magdesisyon at sensitibo sa damdamin ng mga parokyano nila. At pangalawa, gusto natin makita ang Diyos, makikita natin sa mga nangangailangan. Ang aplikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na tuwing patuloy po tayong mag-ayuda, tumulong sa mga nangangailangan. Tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Vicente de Paul, mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque. Tayo po ay maging bukas na mahubog ni Jesus para mamuno sa Kristiyanong komunidad. Yun po ang ating ipanalangin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat dapat tayo na maging kanyang mga anak. Tugon po natin, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit na tulad ng mga bata naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kalooban tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Niling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Paghahanda ng alay ay narito mo ang alak at tinapay, dala sa altar mo at yo'y magiging tulay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan, ano'y magiging tulay, dugom at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga hiyal na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng Apostol San Vicente de Paul, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Biyaya na
sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayong ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin, paring nasa trono, kanyang ngalay sambahin, Viva Nazareno. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin, paring nasa trono, kanyang ngalay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami na may mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente de Paul at matulungan ang kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nulalahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyali mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo, makamdanawa nilang iyong katugunan. At tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maalala nila ng mga pangalan sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo ginamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro